Yo, what's up mga igan? Welcome back sa aming munting channel. Matapos natin mapag-usapan ang kantang Ang Huling El Bimbo, ay atin namang tatalakayin ang kantang Espolaryo na isinulat din ng bandang Eraserheads at aalamin natin ang kwento sa likod ng nasabing kanta. Pero bago yan, kung ngayon ka lang napadpad sa aming munting channel, eh huwag mo naman kalimutan mag-subscribe. Pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload namin. Well, bago natin ito simulan, shoutout po muna sa patuloy na sumusuporta sa aming munting channel. Maraming maraming salamat! Ayon sa aming nasaliksik, ang kantang Espolaryo ay tungkol daw sa isang babaeng ginahasa na si Pepsi Paloma. Ang bawat linya ng kanta ay maiuugnay sa nangyari sa kanya. Kung papakinggan nyo ang mga linya ng kanta, ay makukuha ninyo ang naisiparating nito. Tumidilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko, gabi nung nangyari ang krimen. Labing isang palapag. Sa kwarto ni Paloma, nangyari ang panggagahasa. Sabay abot ng baso, may naghihintay. Nagsimula na mag-inuman sina Vic Soto, Joey De Leon, Richie De Horsey at Pepsi Paloma. Pwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo? Sila ay lasing na at wala na sa wisyo ang kanilang mga pag-iisip. Di ko na masasakyan ang lahat ng bagay, ay gumuguhit na lang sa aking lalamunan at nagsimula na nga ang krimen. Ewan mo at ewan natin, sinong may pakana? Sinong nga ba ang tunay na may pakana sa krimen? Umiyak ang umaga, anong sinulat ni Enteng at Joey dyan sa gintong salamin? Di ko mabasa pagkat merong nagbura. Sinasabing inareglo daw ni Senator Tito Soto ang kaso ni Pepsi Paloma. Pero, sino si Pepsi Paloma? Si Pepsi Paloma ay isa sa mga sikat na bold star noong 80s. Kasama siya sa tinatawag na soft drinks beauties. Kasama sina Coca Nicolas at Sarce Emmanuel. Nakilala siya sa mga pelikulang Brown Emmanuel, Snake Sisters, Virgin People, Naked Island, at Room 69. Sinasabing nilasing daw ng tatlong komedyante si Pepsi Paloma at ito ay nagde-describe sa unang tatlong estansa ng kanta at nang mawala ng malay ay ginahasa na siya. Noong May 1985, natagpuan ang katawan ni Pepsi Paloma na nakabitin sa loob ng kanyang kwarto. Suicide ang sinasabing konklusyon ng mga investigators. Namatay si Paloma na hindi nakakamit ang hustisya. Siguro alam ni Ellie Buendia ang sumulat ng kantang Espolaryo ang tungkol kay Pepsi Paloma noong siya ay nasa university pa. Na baka para sa kanya, kung hindi man si Paloma ang makapag-testify, ang kantang Espolaryo ang makakapagsabi ng katotohanan. Na kahit tumagal pa ang isyo na to, ay hindi maitatanggi ang ginawang krimen. Nagustuhan nyo ba ang kwentong ibinahagi namin? Kung oo, i-like ninyo ang video na ito. Kung may nais pa ba kayong ipakwento o ipasiliksik, i-comment nyo lamang sa baba ng video na ito. At kung sa Facebook ka naman tumatambay, tambayan mo na rin ang aming page na Kaibigan TV Facts. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli!